Samantala, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na tututok sa investigasyon na nangyaring holdapan at pamamaril sa Robinson's Galleria. Hanggang ngayon kasi, palaisipan pa rin sa mga otoridad kung sino ang mga salarin at kung paano nila naiposlit ang kanilang mga armas sa loob ng mall. Narito ang report. Nakuha ng CCTV ng Robinson's Galleria, kitang-kitang natatarantang paglabas sa mall ng mga taong ito. Pasado alas 10 ng umaga kahapon. May komosyon na pala sa loob dahil sa pakikipagbarilan ng ilang holdupper sa mga security escort na mga mobile teller na nagde-deliver ng pera sa isang money changer. Maya-maya lumabas ang isang nakakulay green, isang nakakulay yellow at nakakulay orange na ayon sa pulisya ay tatlo raw sa apat na holdupper. Ang isa makikitang hawak-hawak pa ang bag na hinihinalang may lamang pera. At habang tumatakas, may naghagis pa ng granada. Napanood na ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang CCTV bago personal na nag-inspeksyon sa mall. Pero hindi pa raw sapat sa ngayon ang kanilang nakita para matukoy ang mga suspect. Sa tingin ko, hindi naman sila ganun ka-professional. Although, mabilis yung pagkakagawa lang nila. Kaya nga kami ay nagpupursige ngayon really to be able, no? To put up yung mga pieces of evidence and so that we can pinpoint yung particular group na gumawa nito. Sa ngayon, hindi pa rin masagot kung paano nakapagpasok ng mga baril at granada ang mga holdupper sa mall. We need to conduct investigation muna. Alamin muna natin kung paano nga nangyari yun. As a policy, the mall does not allow any firearms. Ayon sa PNP, posibleng nagkaroon daw ng ilang operational at procedural lapses sa mga responding police. Pero mas pagtutuunan daw muna nila ang pagresolba ng kaso at pag-aresto sa mga suspect. Bumuna ang PNP ng Special Investigation Task Group na pamumunuan ni QCPD Chief Mario de la Vega. Ang pamunuan naman ng mall, may mga pinag-aaralan na raw na hakbang para hindi makompromiso ang seguridad ng kanilang mga mamimili. We're giving it much thought right now. Of course, it's very important that we provide a secure and safe haven for our customers. Nito mga nakalipas sa taon, kapansin-pansin ang pagiging mas mapangahas at agresibo ng mga nang-hold up sa malalaking establisimiento. Nitong Pebrero, patay isang gwardiya sa tangkang pang-hold up sa isang armored van sa isang mall sa Alabang, Muntinlupa. Oktubre naman noong isang taon, ang tatlong mapatay ng hold upin ng mga taga-bangko na magdadala rin ng pera sa isang money changer shop sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Isang shop ng mamahaling relo naman sa isang mall sa Makati ang nilooban tanghaling tapat noong taong 2009. Ang mga suspect na uniforming pang bomb squad. Isang buwan bago nito, nagkabarilan sa loob ng isang supermarket sa Muñoz, Quezon City nang tangkaing pagnakawan ng limang suspect ang isang bangko.